Hello guys, for today's vlog, I give you 5 best content. First, travel. Mahilig ka ba mag-travel? Marami ka bang kakilala na mahilig mag-travel? Kapag mahilig ka mag-travel, bawat travel na pinupuntahan mo, bawat place na magagandang lugar na napupuntahan mo, pwede mo yung i-vlog. Pwede mo yung gawin content at yun ang i-upload mo sa iyong YouTube channel. At kapag nalaman niya ng mga kaibigan mo na lahat ng ina-upload mo ay lahat ay magagandang place, magagandang lugar, yung lahat ng mga kaibigan mo, lagi yan nakasubaybay sa'yo. Ibig sabihin, kapag nakita nila na maganda itong pasyalan, pwede nila itong puntahan. At kapag napuntahan na nila ito, yung mga next vlog mo, yun naman yung pupuntahan nila. Ibig sabihin, susubaybayan nila ang bawat upload mo sa iyong channel. Kaya yung content na travel ay napakaganda rin. Pangalawa, cooking. Ayan, mahilig ka ba magluto? Kapag mahilig ka magluto, isa rin yan sa pinaka-best na content. Kasi halos lahat ngayon ng mga netizen, kapag gusto nilang magluto at wala silang maisip na lulutuin, dahil ubos na yung kanilang mga resipe, mag-search sila sa YouTube. Kapag yung content mo na yon ay na-search nila, automatic, yun yung gagayahin nila. Lalo na kung meron kang mga recipe, pwede mong i-share yan. Sabi nga, kapag mag-share ka, mas pagpapalain ka. Kaya pag maraming mga netizen ang na-intriga sa iyong mga ina-upload ng mga recipe, lagi ka na rin lang susubaybayan sa bawat upload mo ng mga recipe na niluluto mo. Marami ngayon ang mga vlogger na ang kanilang content ay pagluluto. Kaya kung ikaw naman ay mahilig sa pagluluto, push mo yan. Dahil hindi ka magkakamali na maraming manunood sa'yo. Kasi halos araw-araw ang tao ay nagluluto. Siyempre, kung marami kang mga recipe na hindi pa nila alam, malamang ikaw ang hanap-hanapin nila. Kaya push mo yan. Pangatlo, mahilig ka bang mag-makeup? Kung mahilig ka mag-makeup, post mo rin yan. Dahil halos lahat ngayon ng mga netizen, bata man o matanda, nagkaka-interest na mag-makeup. Bakit nga ba naman? Siyempre, kapag maganda ka, hindi ka iwan ang asawa mo. Hindi, joke lang. So, siyempre, kapag ikaw ay nagpapaganda sa sarili mo, lalong-lalo na sa mga kababaihan, kailangan mo ng makeup. Sa araw-araw na pagpasok mo sa trabaho, nagme-makeup ka. Kahit nga nasa bahay ka, nagme-makeup ka pa rin. Kung mahilig ka mag-makeup, post mo yan. Gawin mo siyang content. At kung meron kang mga sikreto kung paano maglagay ng makeup, post mo yan. Dahil ang mga netizen, kapag nakakita ng bago, nai-intriga sila. Kaya kung ikaw ay maraming technique sa pag-makeup, post mo yan. Pang-apat, teaching. Sino ba ang mahihiling magturo dyan? Teacher lang ba sa school? Hindi. Dito sa YouTube, marami ang mga vlogger na ang kanilang content ay tutorial. Parang ako, nagbibigay ako ng mga idea sa mga small YouTuber para sila ay makakuha ng kalaman. Depende sa iyong ituturo. Marami po kasi ang ibig sabihin ng tutorial, yung iba driving. Mas pinupos nilang magturo about sa pagdadrive. Ino-online nila, meron namang actual. Meron namang nag-tutorial about sa motor parts, motorcycle parts. Diba? Kung paano nila ayusin at paano sirain. Ay, joke lang. Paano ayusin ang isang bagay. So, depende sa iyong ituturo. Kasi pagdating sa tutorial, maraming mga netizen ang nagsisearch sa YouTube. Kapag hindi nila alam ang isang bagay, pumupunta sila sa YouTube para alamin nila kung paano ito. Tulad ng pag-register sa GCash, pupunta sila sa YouTube para i-search kung paano mag-register sa GCash. Tulad ng mga ginawa ko, dahil marami akong mga kaibigan na nagtatanong sa akin kung paano daw gumawa ng Facebook page. Meron po akong ginawang Facebook page tutorial. Pwede niyo po i-check ito sa aking channel. Meron din po akong tutorial na ginawa na paano kumita sa Facebook Reels. Halos lahat ng mga ina-upload ko ay tutorial. Kaya kung gusto mong magkaroon pa ng maraming kaalaman, pwede kang mag-visit sa aking YouTube channel at i-click mo po ang mga katanungan niyo doon na nandoon po sa aking mga ina-upload para po makakuha kayo ng idea. Meron din po akong mga ina-upload doon about sa mga nawala ng ads. Pwede niyo pong i-check yun, baka po mga tulong sa inyo. Kasi lahat po ng mga ina-upload ko tutorial, hindi man po ako professional sa pagtuturo, pero legit po yon na nasolusyonan po yung mga problema sa aking YouTube channel. At legit din po yung mga ina-upload kong tutorial doon kung paano kumita sa Facebook page, kung ano ang mga requirements sa Facebook page, at paano kumita sa Facebook Reels. Kaya kung meron kang time, Kawai TV, i-check mo ang aking YouTube channel, baka yun ay makatulong din sa'yo. Siyempre, yung last but not the least, gaming. Marami ngayon ang mga kabataan na nahihilig na sa paglalaro ng Mobile Legends. So marami mga laro ang kinahihiligan na ngayon ng mga kabataan. Kabataan man, pati mga may edad na. Kaya kung mahilig kang maglaro, mas maganda na gawin mo yan content. Kasi sayang ng iyong oras kung puro laro lang. Pero kung ipapasok mo yan sa iyong YouTube channel, gawin mo content yan, maniwala ka, magkakaroon ka pa ng kita.
At ang maganda nito, yung mga techniques mo doon, kapag tinuturo mo yon, syempre, kapag ang isang tao ay merong natututunan sa iyong video, babalik-balikan ka niyan. Kaya kung meron kang mga kaalaman, mga technique kung paano mapataas yung rank sa paglalaro, ituro mo. Dahil hindi nga masama ang mag-share, mas pagpapalain ka pa kapag ikaw ay nag-share sa ibang tao. Ayan, so yun lang. So sana natulungan ka ng video ito. At kung natulungan ka ng video ito, Kaway TV, huwag na huwag mong kakalimutan na i-like. At syempre, i-subscribe po ang notification bell dyan sa baba para ma-update ka pa po sa mga bago pang i-upload na tutorial. Maraming maraming salamat sa iyo, Kaway TV. God bless. And Happy New Year po sa ating lahat.